isa ka din ba sa nandidiri at natatakot sa mga umaali-aligid na ipis sa iyong tahanan? Kung ganon, ang video na ito ay para sa iyo. Pag-uusapan natin ngayon kung paano tuluyang mapapalayas ang mga ipis sa iyong tahanan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Ang ipis ang isa sa mga insekto na pinandidirihan, tinitilian at kinatatakutan ng karamihan sa atin. Ang ipis ay isang uri ng insekto na matatagpuan sa kahit saang sulok ng mundo. Maituturing din silang peste dahil kaya nilang magkalat ng iba't ibang uri ng mga sakit. Madali lang nilang maikalat ang mga dumi at mikrobyo dahil kaya nilang lumipad at gumapang kahit saang sulok ng bahay. Isa ang sakit na salmonella ang maaaring makuha na dala ng ipis. Isang nakamamatay na sakit kapag hindi naagapan. Kaya talaga namang dapat katakutan ang ipis. Ngunit papaano ba may iwasan o mapapalayas ang mga ito sa ating mga tahanan? Narito ang ilan sa pwede nating gawin. Tiyakin na malinis ang bahay. Nakakatulong ang malinis na tahanan para hindi maakit ang mga ipis na manirahan dito. Kadalasan ang mga ipis at iba pang peste ay naninirahan sa mga lugar na madudumi. Kaya naman, panatilihing lagi na malinis ang ating mga tahanan upang hindi ito pamahayan ng mga ipis at iba pang peste. Boric acid. Ang boric acid ang isa sa mga best home remedy para patayin ang mga ipis sa bahay. Maghalo lang ng parehong dami ng boric acid, harina at asukal. Gawin itong dough at saka ilagay sa mga lugar kung saan pwede itong makita ng ipis para kainin. Ang harina at asukal ang magsisilbing pain para lumapit ang ipis. Samantala, ang boric acid naman ang papatay dito. Mag-ingat lang sa paggamit nito dahil nakakalason ito sa tao at mga alagang hayop. Baking soda. Ang baking soda ay katulad din ng boric acid na lason para sa mga ipis kapag ito ay nakain. Kung isa ito sa gusto mong subukan na pamatay ipis, isama lang ito sa mga pagkain na na-attract ang mga ipis katulad ng asukal, mga tirang pagkain at iba pang katulad nito. Ilagay sa mga lugar kung saan makikita ng ipis para kainin o kaya sa mga lugar na pinamamahayan nila. Once na makain nila ang pagkain na may halong baking soda, siguradong mamamatay sila. Citrus. Ang amoy ng citrus fruits katulad ng lemon, kalamansi at suha ang isa sa mga kinaayawan ng mga ipis, kaya naman pwede mo itong gamitin bilang pantaboy sa mga ipis sa bahay. Hindi ito nakapapatay ng ipis ngunit kaya nitong itaboy ang mga ipis. Maaaring magbabad ng balat ng citrus sa tubig at saka gamitin itong pang-spray sa mga lugar na maaaring pinamamahayan ng mga pesting ipis. Maaari din na maglagay ng balat ng citrus fruit sa mga lugar na dinadaanan ng mga ipis upang maitaboy sila. Magtanim ng mga halaman na pantaboy insekto. Alam mo ba na may mga halamang mabisang panlaban sa mga insekto? Kabilang na riyan ang napakagandang bulaklak ng chrysanthemum. Mabisa itong panlaban sa mga langgam, ipis at iba pang insekto. Maganda rin na mayroon kang tanim na mint, tanglad, pandan at oregano. Kaya nitong itaboy ang mga insekto katulad ng ipis at iba pang insekto na umaali-aligid sa bahay. Pag-spray ng insect repellent. Maraming mga available insect repellent ang mabibili sa mga pamilihan. Kaya naman, isa ito sa remedyo na maaari mong gawin. Mag-ingat at sundin lamang ng mabuti ang paraan kung paano ito gagamitin ng tama. Mothballs o alcampor. Ang amoy ng alcampor o mothballs ay kinaayawan ng mga ipis at iba pang insekto sa bahay. Kaya naman, isa ito sa epektibong pantaboy na pwede mong gamitin kung kapos ka sa budget. Karaniwang mabibili ito sa murang halaga lamang. Mag-ingat lamang sa paggamit nito dahil may sangkap ito na maaaring makalason sa tao at alagang hayop. Kaya naman ilagay ito sa mga lugar na hindi maaabot at makukuha ng mga alaga natin. Duct tape. Ang duct tape ay mabisang paraan din para mahuli ang mga ipis at iba pang insekto na umaali-aligid sa mga sulok ng ating mga tahanan.
Naglagay lang ng duct tape sa mga lugar na madalas na ginagapangan ng mga pesticides. Petroleum jelly. Maaari mong gamitin bilang panghuli sa ipis ang petroleum jelly. Maghanda lang ng isang bote at pahiran ang loob nito ng petroleum jelly. Lagyan ng pagkain ang loob para ma-attract ang ipis. Kapag pumasok dito ang ipis, mahihirapan na itong makalabas dahil sa ipinahid na petroleum jelly. Buhusan ng mainit na tubig ang bote para mamatay ang ipis. Essential oils. Ayon sa mga pag-aaral, napag-alaman na ilan sa mga essential oil katulad ng rosemary oil, peppermint oil, at oregano oil ay mabisang nakakapagtaboy ng mga ipis at iba pang insekto sa bahay. Paghaluin lang ang essential oil at tubig sa isang sprayer. Saka ito ipang spray sa mga lugar kung saan pinamamahayan ng mga ipis at iba pang insekto. Kung ang amoy nito ay mabango para sa mga tao, ito naman ay kinaayawan ng mga ipis at iba pang insekto. Fabric softener. Maghalo lang ng isang cup ng fabric softener sa kalahating cup ng tubig. Ilagay ito sa sprayer at saka ito ipang spray sa ipis. Ang solusyon na ito ay makakatulong upang mapuksa ang mga ipis sa bahay. Narito pa ang ilan sa pwedeng gawin upang makontrol ang ipis sa pagdami nito. Itago ang mga pagkain. Isa sa mga dahilan kung bakit naninirahan ang ipis at iba pang peste sa isang tahanan dahil sa availability ng kailang mapagkukunang pagkain. Kaya naman, huwag mag-iiwan ng nakatinggang pagkain at pinagkainan. Itago agad ang mga natirang pagkain at hugasan agad ang mga pinagkainan. Ayusin ang mga taga sa bahay. Masayang masaya ang mga pesteng tulad ng ipis sa mga masisikip, madidilim at basang bahagi ng inyong bahay. Kaya naman, para maiwasan ito, ipagawa mo na agad kung mayroong mga tumatagas na tubo. Ang mga naipong tubig ay maaari ring pamahayan ng lamok, kaya naman siguraduhin walang marumi at stagnant na tubig saan man sa loob at labas ng bahay ninyo. Agri ba kayo sa mga nabanggit na solusyon upang maitaboy ang ipis sa bahay? Mag-comment lang sa video na ito at babasahin namin ito. I-like at i-share na rin ang video na ito para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po.